Hello po, welcome to my YouTube channel. Sa araw na to, magluluto po tayo ng pork belly. Share ko lang po sa inyo, kaya tara, samahan niyo po ako. Mag-intro muna tayo. Ito po yung ating pork belly. Sana po magustuhan nyo. Share ko lang po sa inyo kung paano ko po niluto. Ito na po ang ating mga sangkap. Ito po ang ating mga kakailanganin sa ating pagluto ng ating pork belly. Share ko lang po sa inyo kung paano ko po ito niluto. So, kakailanganin po natin dito yung tinatawag nila na star anise seed. Yan po. Maglalagay po tayo ng tatlo. So, tatlo po yung lalagay ko. So, maglalagay po tayo dito ng cinnamon stick. Ito po. Maglagay lang po tayo ng isa. Kasi konti lang po yung belly na lulutuin natin. Kailangan din po natin ng rock sugar. Yung rock sugar ko po white. Meron din pong rock sugar na brown. Pwede rin po yun. So, meron din po tayo dito ng luya, ginger. So, yan po yung luya ko na hiwa ko na rin po ng medyo manipis. At yung bawang din po natin. So, yung bawang po, hindi na po natin yan babalatan o didikdikin. So, ganyan lang po siya. Maglalagay din po tayo dito ng pepper. Pwede pong ground pepper, black pepper, kahit ano pong pepper, basta durog po siya. At ito po, kailangan din po natin maglagay ng pipe spice. At ano po, itlog. Yung itlog na nilaga po. Depende po sa inyo kung gaano kadami yung itlog na ilalagay nyo. So, akin po, dadalawa lang po yung lalagay ko. Kung mahilig po kayo sa itlog, pwede po kayo maglagay ng tatlo o lima. Nasa sa inyo po yun. Maglalagay din po tayo dito ng kika, manis, pidas. Yan po. At sya nga po pala, kailangan din po natin dito ng fish sauce, patis. Kaya lang hindi ko po naisama dito sa sangkap natin. Maglalagay din po tayo dito ng pork broth. Pwede po yung cubes. Pwede rin po. Pampalasa. At yan po, light soy sauce. Maglalagay din po tayo ng light soy sauce at dark soy sauce. Yan po, dark soy sauce, para pangkulay. So, yan po. At ang gagamitin po natin na mantika is olive oil. Kahit anong oil po, pwede po. Ang akin lang po is gusto ko po kasi gamitin yung olive oil. So, kahit anong mantika po, pwede nyong gamitin. At ito po yung ating belly pork. Yung pork natin. So, ito po ang ating mga sangkap sa ating pagluluto sa ating sa pork belly. So, share ko lang po sa inyo kung paano ko po lulutuin. Try nyo po na lutuin. Alam ko po na magugustuhan nyo po to. So, umpisa na po tayo. Dito po ko po iluluto, hindi po sa kawali. Yan, maglagay na po tayo ng oil. Pag mainit na po, susunod na po na natin na ilagay yung ating luya. Yan, lagay na po natin ang ating luya.
Sunod, yung cinnamon stick at star anise seed. Yan. Tuloy-tuloy lang po yung ating paglagay ng ating mga sangkap. So, halu-haluin lang natin ng konti. Yan. Saka, sunod na po natin ilagay ang ating pork belly. Yan ang ating pork belly. So, ano po, halu-haluin lang po natin yan hanggang sa nabisagsa ng konti. Ayan, halu-haluin lang po natin. Yan, kung nakikita nyo po, nahalo na ng mabuti at medyo ano na siya, nagisa na po na natin ng konti. So, pwede na po natin ilagay yung ating mga ibang sangkap tulad ng dark soy sauce. Maglalagay po tayo ng dark soy sauce. Yan. Sunod-sunod na lang po na ilagay po natin yung light soy sauce. Yan po ang ating light soy sauce. Lalagyan din po natin yan ng konti. Pahensya na po kayo mga guys kasi hindi na po ako nag-measure. So, tansyahan lang po talaga. Yan po yung patis. Sinsya na po hindi ko pa naisali sa ating mga sangkap kanina. Nakalimutan ko po. So, yan. Maglalagay lang po tayo ng konti na patis. Sunod, yung ating paminta. Tapos, yung ating five spice. Konti lang din. Yung rock sugar natin. At yung ating bawang. Yan. Tapos po niyan, nailagay na po natin lahat. Haluin po natin ito. Sorry po, maglalagay po pala tayo ng yung pidas. Yan. Pwede na po natin haluin para malasahan yung ating pork belly. So, ganyan lang po. Halu-haluin lang po natin ng konti at lutuin ng konti. Yan, kung nakikita po niyo po, maganda na po yung itsura niya. Pakuluin lang natin ng konti ito bago natin lagyan ng pork broth po. Pakuluin lang natin ng konti para sumiksik yung mga sangkap natin sa ating karne ng baboy. Pork belly. Hindi ko pa po tinatakpan kasi maglalagay pa po tayo dyan ng chicken broth. So, halu-haluin lang natin ng konti. Yes.
Yan. Pwede na po natin ilagay yung ating broth. Kung wala po kayong pork broth, pwede po yung cubes. Pwede rin. Cubes ang ilalagay nyo. Tapos, maglalagay lang kayo ng tubig na mainit. So, yan. Lulutuin po natin tiyan. Yung apoy natin, huwag masyadong malakas. Mahina lang po. Kasi pag malakas, matutuyo yan kaagad at didikit sa pinaglutuan natin. Kaya, medium heat lang. Hindi naman masyadong malakas. Mahina lang ng konti. So, ayan po. Tatakpan po natin muna yan hanggang sa maluto. Ito na po yung ating niluluto. Ganito na po ang itsura niya. Siya nga po pala, nailagay ko na po pala yung itlog. Hindi ko po nakuhanan, hindi ko po na video. So, ayan, nakikita nyo po na medyo malapit na siyang maluto. Tsaka pwede nyo na pong ilagay yung itlog. So, ayan, medyo okay na po siya. Kaya lang, patuyuin muna natin ng konti kasi medyo, mas masarap kung medyo tuyo ng konti. Bawasan natin ng konti yung sabaw. Mahinang mahina po kasi yung apoy kanina. Kaya parang hindi nabawasan yung sabaw natin. So, ayan. Nilalakasan po natin yung apoy. Hanggang sa matuyo ng konti. So, ito na po yung ating pork belly. Sana po nagustuhan nyo. Try nyo po. Thank you for watching. Please subscribe po. Mapaparami ang kain po natin nito. Kaya tara, kain na po tayo. Yan po, nakita niyo na kung paano natin niluto yung ating pork belly. Sana po nagustuhan nyo. So, end up po natin ang ating video sa araw na to. Don't forget, like, share, comment, and subscribe. Bye! Thank you for watching. God bless you!